Po ako yung nasa video. Pwede katulad na ng buhok ko or ginaya yung tattoo ko. Dahil yung time na yun ay wala ako doon at nakikipag-inuman ako sa ibang lugar. Alam ko, nalabas din yung totoo. Siguro din kung hindi ako yun. At alam ko sa sarili ko, inosente ako. Pinalayan ng pulisya si Angela Belarmino, ang tinuturong nasa likod ng pagpatay kay Jang Lucero na natagpuan ang tantan na saksak sa kanyang kotse sa Laguna. Wala raw kasing sapat na ebidensya laban kay Belarmino. Nakatutok si Jang, konsulta. Dahil sa muna'y kawalan ng sapat na ebidensya, dinismiss ng Calamba Prosecutor's Office ang reklamo laban sa 20 anyos na si Angela Belarmino, ang itinuturo ng Calamba Police na isa sa mga nasa likod sa pagpatay kay Jang Lucero. Nakalaya si Belarmino kahapon alinsunod sa utos ng piskalya kasunod ng pagbasura sa reklamo. Inireklamo ng PNP si Belarmino ng murder matapos umunong positibong kinalanin ng isang saksi sa Los Baños Crossing at ituro ng isa pang saksi na nakakita raw kay Belarmino na bumaba sa sasakyan ng biktima sa Bypass Road, Bukal, Calamba, Laguna. Ginamit na ebidensya rin ang tattoo na nasa likod na nakita sa CCTV at sa kahalintulad na tattoo ni Belarmino, pero nakulangan ang piskalya sa ebidensya. Bago nakalaya, iginiti Belarmino na wala siyang kasalanan. Ipinakita rin niya sa amin ang kanyang mga kamay para ipakitang wala itong sugat na maaring galing sa insidente. Malinis. Malayo. Hindi ako yun. Alam sa sarili ko. Sayang makasayin siya yung sumitap sa akin nito. Tumanggi muna magbigay ng pahayag sa kamera ang Calamba Police, pero tuloy daw ang pangangalat ng dagdag ni ebidensya tulad ng forensic at technical evidence laban kay Belarmino at iba pang mga kasabwat sa krimen. Katuwang nila ang bagong tatag na Special Investigation Task Group. Kumpiyansa pa rin ng provincial government ng Laguna na mahuhuli rin ng mga otoridad ang mga may sala at mabibigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Lucero.